What's up guys? This is your bro gang at nandito po tayo ngayon sa cute na garage namin na ginawa ng buong team ko. At kasama po natin ang 2022 Ducati Monster 937cc at gusto ko po siyang ipakita kung gaano siya kaganda. We should open up our window. Oh, I can't see clear. Oh, at least I know how to window. To window. Cause it's just my habits. Just my habits. I can't describe it. Just my habits. And she can talk about it like it's magic. The way that she loves my habits. This bike is the sexiest and lightest naked Ducati ngayon 2022 nang dahil sa kanyang aluminum chassis, kaya tumitimbang po siya ng 166 kilo na mas magang pa sa dating Ducati Monster. Big shoutout nga pala sa aking solid bro gangsters ko na laging sumusuporta sa akin at nagsusubscribe at nanonood sa lahat ng mga ads ko. And syempre sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click nyo po yung subscribe button and yung bell. Alright guys, ito po yung nakagustuhan ko nung una ko nakita tong Ducati Monster na to. Na in love ako dito sa kanyang design. Ito po yung LED light niya, ito yung front niya. So pag binuksan po natin, subukan ko guys ha. Ito yung susi niya. Try natin. Tingnan niyo kung gaano kaganda. Wow! Diba, sobrang ganda. Nung mga unang mga monsters na lumabas, na-drive ko siya nung una, yung ilaw na yon ay sobrang ibang-iba na ito. Kaysa ngayon, sobrang bago, nag-modified, and talagang binago nila yung features nila. And dito, talaga na-inlove ako nung una kong nakita tong motor na to. So, I love this bike, itong monster na to, dahil rin dito na-inlove ako. Ito naman yung pangalawang natuwa ako at nagustuhan ko guys. Ito po yung kanyang ilaw, yung kanyang blinker. So, subukan natin guys. So, i-hazard ko po muna. Ayan o guys, pakaganda. See, hindi lang yung kanyang ilaw, pati yung mga blinker niya. Ito yung hazard. So, nasa gilid po yung kanyang ilaw. Hindi gaya nun, kung hindi ako nagkakamali, andi dito po yung dating ilaw. So ngayon, nasa chassis na nakakabit yung kanilang mga ilaw. Diba? Napaka-sexy. Sa likod rin po guys, ito rin po. Para na rin siyang naka-setup na blinker yung sa likod niya. So, ito pa yung malupit guys. Pati yung taillight mga bro gang, gustong gusto ko. Sobrang nagbago rin yung ilaw niya. Tingnan nyo, ito yung malupit oh. Lapit pa kayo kung nakikita ng ilaw niyo. Kita nyo yan, baka hindi nyo napapansin. Wow! Look at that! Parang meron siyang hindi ko alam kung anong tawag nun. May maliit na bulb sa loob na may linya. So, hindi lang siya yung ilaw lang na pwedeng mag-ilaw na kabitan lang ng bulb, kundi meron na talaga siya may pahaba. Parang pasadyan talaga nila para unique. Ganon kaganda at talaga nag-innovate yung ating Ducati Naked. Ganda guys, oh. Tapos preno ko lang ha para lumakas. Wow! Ganda, di ba? Oh. Samahan nyo naman po ako dito sa baba. Yung next, ang kanyang Brembo Brakes. Top of the line braking system in the world, mga bro gang. The best po talaga siya. Sobrang ganda, tibay, talagang very, very cool. Very, very cool. Sobrang ganda nito mga bro gang. Legit talaga. At dual disc po siya, and dalawa rin po syempre kabilaan ng kanyang braking system, yung Brembo. Kabilaan po dito rin po sa likod ng bro gang. Naka Brembo. So kahit tumakbo kayo ng 200 to 299, papalag. Guys, ito naman yung next na nagandahan ako guys. Lapit kayo dito. Nakikita nyo po ba yung monster? May nakalagay na pangalan sa ibabaw ng headlight nito. Monster pangalan niya. Talagang ito ay para sa monster. Unique, alam niyo yun? May unique siya. Kasi yung iba, may ilagay lang so wala na. Plain lang. Pero ito, meron siyang nakaindikit may sulat na monster. At ito pa guys, meron emblem sa loob ng ito. Yung kanyang
fiberglass nasa loob yung emblem ng Ducati. Sobrang ganda. So, sa malayo pa lang mapapansin nyo na eh, yung kanyang yung logo, then yung ilaw, alam nyo agad na Ducati naked talaga siya. Or Ducati. Bro, gonna check out this one. Sobrang laki ng kanyang radiator. Sa sobrang laki ng radiator niya, pagtatakbo tayo sa kalsada, lahat ng bato, tatama lahat sa kanya. So, wala siyang takip, talagang bold. Pero, pwede po kayo magpa-setup kung gusto nyo pong siya maprotektahan. All goods. Ang seat height ng Ducati Monster ay humigit kumulang na 820mm o 32 inches. Pero pwede nyo pa po siyang ipababa ng mahigit 810mm o 31 inches kung isi-setup nyo po siya dito. Pero kung meron po kayong lowering special kit, eh pwede nyo pa po siyang ibaba na mahigit pang 775mm o 30 inches. Ang height ko po ay 5'5", hindi ko lang talaga sinasabi sa ating channel ngayon pa lang. Pero pag ako nagsapatos, parang 5'6". So anyway, papakita ko po sa inyo ang kanyang seat height kung ako po yung sasakay. Yan. Ayan guys, oh. Medyo mababa, maganda. Dahil yung suspension na ito, malambot. Hindi gaya ng aking speciali, mga bro. Matigas ito po, eh malambot. Ayun, oh. Malambot. Ayan. Kita nyo, sobrang komportable. See? Abot ko. O yan. Hindi naman ako masyado naka-tiptoe. Di ba? Right, nice one. Ganda talaga. Sobrang ganda ng pagkagawa motor na ito sa lalo kung sa comfortability pag nakaupo po kayo. Talagang bagay sa akin, sakto sa akin. Ewan ko na lang sa mga malalaking tao kung sakto sa kanila. Kasi sa akin po, feeling ko talaga yun ang sakto-sakto. Siguradong pwedeng-pwede rin to sa endurance. Ito naman po yung next. Check this out mga bro gang, dahil itong motor na to ay may saksakan ng USB. Pakita ko po kung saan nyo makikita. Yun. Alright, ayan mga bro, kita nyo yan. Yung nakikita nyo, meron pong saksakan ng USB. Ayan, dahan-dahan lang siya guys, dahan-dahan lang. Ay, ito pala. Ayan. Ayun guys, oh, ayun. Ito nyo, may saksakan po mga bro gang. Ganda, no? And ito yung mini compartment niya. Kahit cellphone yata, eh, hindi yata kasi. Pag bibiyahe kayo, nalobot kayo, at least safe kayo dahil meron emergency socket, di ba? Kaya makapag-charge po kayo. Ang gagamitin nyo lang po ay susi. Ito po. Para mabuksan to, matanggal to. And guys, ito pa yung maganda. Kung meron kayong couple, syempre, sana all my couple, yung back ride nyo, ito po, pwede nyo rin po siyang palitan. Meron po siyang kasamang foam na pang back ride seat niya. Kaya ito, hindi pwede kasi naka-plastic po. So, meron po tayong extra pang para dito. Yeah, bro, ito po mga guys. Yeah. So, yung kasama sa motor na ito. Ayun. Right, kita nyo, yan, pwede nyo ilagay dito, right? Pero, syempre, papakita po natin yan kung paano. Thank you. Right, o, dito muna siya. Then, nasa box din, guys, yung kanyang tools. Ayun. Ito, yan. Right, ayan. Papakita ko sa inyo guys. At meron din siyang dalawang tornilyo. Ayan. Para rin. Ayan, pakita ko po sa inyo. Halika guys. Ayan. Ading, thank you so much. Ayun. So, yung ano instruction nito mga bro gang, nasa manual din po. Kaya wag po kayong mag-alala. Right, dito na. Wow! Ito po yung battery niya. And then, kung tinatanong niyo bakit kaya may ganito, ito papakita ko sa inyo kung bakit may ganito. Yan. Para dito, yan. So, ipapasok natin siya sa loob. Ayan. Perfect. Napakaganda. First time ko lang ito ginawa mga bro gang. Wow. See? Ay, meron palang kulang. Sorry. Wait lang guys ha. Nandito pa sa loob ng kanyang. Right. So, ito po yung kanyang manual. Ayun.
At yung kanyang extra key, andi dito guys. Duplicate key. Huwag nyo po walain po mga bro. So, kailangan po muna ikabit to bago siya may lagay. I forget. Gamit ng itong mga tornilyo na to. So, syempre, lalagay nyo po siya dito. Tutulin nyo. Lagay nyo dyan. Yan, pag nakabit nyo na, ay pag nailagay nyo na, so pwede nyo na po siyang ikabit dito. Ayan. See, perfect. Yan, yan. Tapos po guys, tornilyo nyo na lang po dito. Ganun lang siya kadali. Ayan, see? So, pwede nyo na ipaupo yung couple nyo. No, sana all. Bro gang, alam nyo po itong tanke na ito, itong latest na Ducati na to, humigit kumulang na 14 liters lang po ang kaya niyang ikarga. Hindi gaya dati, 17 liters. Ngayon po, 14 liters na lang. Pinalit po nila yung tanke. Kaya isa rin po yun yung reason kung bakit sobrang gaang ng ating naked Ducati bike ngayon 2022. So, ito po, disusi rin po ang kanyang tank. Ayan, see, tingnan nyo guys. Lapit po kayo. Tingnan natin kung may laman. Wow! Tingnan nyo guys. May laman. Alright? Hindi ko matanggal. Ay, kailangan nyo para i-push. Ayan, i-push nyo maigi para matanggal nyo ng smooth ang inyong susi. Ganun. Sobrang lumipis siya konti. Kaya 13 to 14 liters po ang nakaya niyang ilagay. Hindi gaya dati na malaki guys. Malaki yun. Naalala ko yun eh. Malaki po yung tanke dati. Dating monster. Ngayon, mas pinaliit nila. Kaya mas gumaang at mas sexy lalo. Ganda diba? Oh my God. At yung kanyang kulay ay matte black. Isa siyang matte black guys. So, we have 2 colors na Ducati Naked ngayon 2022. Yung una yung gray, tapos yung mags niya kulay red. And then yung isa, hindi ko alam. Ano yun? Red. Red. At yung isa ay yung red. Check this out mga bro gang. Napakalupit. Pati yung mags, kita nyo to, mags, may nakasulat na monster. Napakaganda ng kanyang design. And then, itong gulong ay Diablo Rosso for racing and sa urban, pang city tour, city ride, lahat. So, compact talaga, sobrang ganda nito. And yung kanyang shock, sobrang lambot nito. Pero hindi siya all-in, pero pwede nyo siya pong palitan na all-in. Pero syempre, mas nataas yung cost ng kanyang motor. Right? Ang horsepower ng ating Ducati Monster na ito ay mahigit 111 horsepower plus 5% ng dahil sa kanyang Thermig Noni exhaust pipe na sinubukan natin nung nakaraan yung soundcheck niya, yung tunog nito. Tapos, pwede nyo rin siya hawakan kahit alam nyo, ginamit na, hindi siya ganun kainit. So, ganun kalupit ng tambucho na ito. Pwede nyo hawakan kahit ginamit nyo na. And then, sobrang lakas and binigyan niya pa ng extra 5% power yung motor na ito dahil sa Thermig Noni. At ang presyo po na itong Thermig Noni, 150,000 pesos. Meron pang isa bro gang, yung kanyang busina. Cute na busina ito po. Yun. Diba? Pwede na rin yung medyo malakas na rin. Pakita ko naman po sa inyo yung kanyang gauge. Yung kanyang panel gauge. So, guys, tiyan nyo ito. I-open ko na po ah. And yung controls niya ipakita ko po sa inyo. Ayan, ito yung kanyang base na makikita natin sa front gauge niya. And then, hindi gaya po ng ating speciali, ito, naka-indicate na po yung fuel gauge niya. Ito po. Not like ay our speciali, Ducati speciali, wala po siyang gas indicator. So, hindi ko alam kung paubos na yung gas o meron pa. So, itong bagong monster ay meron na po siyang indicator. And pakita ko sa inyo guys yung ano, yung hazard, yung pinakita ko kanina. So, una, ita-ride nyo lang po siya. Ito yung hazard button niya. So, right? Yun. So, yan po nag-hazard na guys. And then, ito pa po, meron din po siyang fog light.
ipapakita ko po sa inyo po, guys. Ayan, oh, makikita nyo, ah. Tingnan nyo. Hindi po siya bright, kundi fog light. Kita nyo, ah. Kita nyo? Ayan. Lumalakas po siya at humihina. So, pag lumakas, yun po yung naka-fog light po tayo. Pero yung normal, mas mahina. Ito, fog light ko. Yan, lumakas, di ba, guys? Tapos, patayin ko yung kanyang fog light. Ayan, humina po siya. So, ito po yung switch button niya. Ito po, mga bro gang. So, kanina ko lang rin po natuklasan. So, nagulat naman ako. So, ito naman po yung sa may bandang bright niya, guys. Ito po, ah. Tataas nyo lang po yan. Ito yung bright. Kita nyo? Yan. O, tingnan nyo dun sa harap. Naka-bright, guys. So, patayin ko, tapos bright ko. Ayan, yun yung bright. Tapos, pag yung emergency lang, yung kailangan nyo lang ng mabilisan na headlight, yung pipitikin nyo lang for overtaking or for awareness, for hazard awareness, gano'n. Ito, yung mabilis lang. So, pang emergency, kailangan, di ba? So, dalawang pindutan niya po dito, guys. Ito po yun, no, kung nakikita niya po yan. And then, yung left signal niya dito. Ito. Tapos dito. Pakita ko sa inyo. Ito, guys, oh. Left. Ayan, kita nyo. Right. Ayan. Pagkatapos po niyan, pindutin nyo na lang po kung gusto nyo matanggal. Pindutin nyo lang po. Ayan. Alright, bro. Ito yung pinaka gustong-gusto kong part. Yung papa-andarin ko na yung motor na ito. So, tulad ng nakarang video, papakita ko po ngayon kung paano natin papa-andarin at yung kanyang tunog. Let's go! Alright, guys, thank you for watching our video, and sana nagustuhan nyo po ang ating tour ng ang Ducati 2022 937cc naked bike. And sa mga gusto po sumali po, guys, sa raffle ng ating Ducati, ito po yun. Hindi rin natin pwedeng i-drive dahil nga po para sa raffle po ito. Kung gusto nyo po sumali po, link in the description, mag-PM lang po kayo. Private message lang po kayo sa ating Facebook page, nasa description po. So, until next time, mga bro gang, maraming salamat, and hopefully magkaroon po tayo ng another motor na pwede natin ipakita sa inyo. Thank you for all the support, like and subscribe to my channel, and ride safe, and God bless po sa inyo lahat. Like a car.